please welcome to Showtime Online New from Visayas, Danny Pestaño, and from Mindanao, Edmond Santillan. Hello, pati po na sa ating Showtime Onliners! Hello po, I'm Danny Pestaño from Visayas, Mandawi City. Hello po, ako si Edmond Santillan from Mindanao po. Ayun! Ako, kamusta naman po kayong dalawa? Siyempre, ngayong araw nga, eh, first time yung sasalang sa TNT stage. Anong pakiramdam? Danny, anong pakiramdam? Kinakabahan po, pero ano, okay lang, kasi okay pangarap lang. Oh, ilalaban ang pangarap, ganun diba? Ganun talaga. Si Kuya Edmond. Kuya Edmond. Ako po, sobrang masaya ako na nakapatong ako sa tawag ng nakapatong. Gusto ko yung nakapatong. Nakapatong siya. Paano ba yung magpatong sa TV stage? Charot lang. Nakapasok ako sa tawag ng tanghalan kasi bata pa lang ako nangarap talaga ako ng show na ganito eh, na makita sa TV. Maging singer so talaga. So first time niyo po ba na mag-join sa isang singing competition sa television? Opo. Ay, so this is it. So yun ang reason ni Kuya Edmond kung bakit siya sumali ng tawag ng tanghalan, kasi pangarap mo na matagal na. Maliban doon sa pangarap mo siya, may iba pa bang reason, Kuya? Like for the family, for yourself? Bali ako talaga yung breadwinner sa amin. Mm-hmm. Ay, ang galing. Ako yung nag-aalaga sa ano ko. Mama ko hanggang ngayon may sakit siya. Oo. Oh. Nandun nga siya ngayon sa ano, yung hospital. Oh. Danny, alam mo na. Ay, patayin mo si Mami. Patayin si Nanay. Ay, Ma. Pagaling ka, Ma, ha? Para sa kanya ang kanta mo mamaya. Para sa pamilya. Para sa pamilya. Si Danny naman, anong reason mo bakit ka sumali ng tawag ng tanghalan? Ano po, matagal ko na po kasi itong pangarap eh. Mga gano'ng katagal kaya? Mga matagal na din po. As in, since birth, mga gano'ng level? Oh, parang since birth nyo. Pagkabulat po, ay pangarap ko na. Yung tawag ng tanghalan, pangarap ko na din po makapasok dito. Oy. Oh, first-timer mo rin dito sa TV. Oh. Ang ganda ni, ano, no, ni Danny, ang no? Ang ganda niya. Oo. May lahi ka ba? Well, hindi po. May lahi ka, aminin mo. Charang namin. Pinilit. Lahing Pilipino. Maganda. Kasi sa atin pag Pilipino, sabi, wala akong lahi. Pero Pilipino lahi. Tayo, diba? Pilipino tayo, eh. Yes, yun yun. Nagagalit. O, paano naman ang naging audition experience ninyo? Paanong naging sistema? Ikwento nyo sa amin, Danny. Sa akin po naman, medyo mahaba yung ano yung linya talaga dun nung nag-audition kami sa Cebu. Oh. Tapos po, ano, worth it din. Oh. Saan sa Cebu ka nag-audition? Ano po, sa Pacific Mall. Sa may Ay, yung Mandawi. Pa-audition natin last time talaga. Akalain mo. Ang bongga, siya pala yun. Diba? Siya yun. Ang laki na niya. Ang laki na niya, hindi siya ganyan dati. Ang laki mo na. Oo, kasama niyo si... Ay, ano yun? Napanood yung sinalay ka nung nag-perform? Hindi po. Hindi. Oh, baka mamaya nagpahinga na siya noon nung mga panahon na yun. Pero ang galing ha. Oo, si Kuya Edmond naman. Ako po, bali 3 months na po ago na nag-audition ako sa Valencia Bukid noon. Mm-hmm. Tapos, di ko na inasahan, natatawagan ako eh. Bakit naman po hindi nyo na inasahan? Akala ko wala na yun eh. Oh. So, matagal po kayo natawagan? Opo. Magreklamo po kayo. Ibig sabihin na talaga nun, ngayon yung time mo, Kuya Edmond, para sumalang. Yes, diba? This is your time. It's our time, it's our show, it's showtime! Pero sino ba bang kasama nyo ngayong araw para isupport naman kayo sa pagkanta nyo, Danny? Sa akin po, lumipad po yung girlfriend ko dito, tsaka yung ano. Oh. Wow, seryoso. Hindi siya seryoso, wise. Hindi, batiin mo si girlfriend, bilis. Hi, Joanna, I love you. Uy, love wings talaga, diba? Oo, love wings. Gusto ko yun. Ang sweet naman. Ang sweet. Kayo ba, Kuya Edmond? Ako, solo flight lang palang ako dito. Solo flight. Kasama ang family in spirit naman. Oo, in spirit. Hilupo. Ay, pero ito ha, sinilip namin ang inyong ano kaluluwa. Tsara, yung social media accounts ninyo. Siyempre, at nagka-interest kami sa ilan sa mga pictures ninyo. Ano chismosa? Gusto namin malaman, makimasok sa buhay ninyo. O, tingnan natin. Ikwento nyo sa amin, ha, kung anong mga picture ang ipapakita namin sa inyo. Go! Picture one. Si Danny. Ay, oo po. Nagtatatuwa ko niyan. Nagtatato. Ano yung pinaka-weird na part na talagang natatuan mo na ever? Sa ano po? Sa yung private part. Ay, so talaga? Meron talaga. Pero ikaw, mga ilan yung mga tattoo na meron ka sa katawan? Meron lang po, minimalist. Ganun. Minimalist ka lang. Minimalist lang.
Paano ko nagsimula sa industry na yan, Dani? Ano po, mga magpo 4 years na po. Di ko po talaga bit yung tattoo, yung nagdo-draw po ako. More on painting po talaga. Oh, wow, artist talaga siya. Naubusan na siya ng canvas sa balat na ng tao. Sa balat na lang. Gagastos pa ba ako ng canvas? Balat na lang ng tao, kikita pa ako, di ba? Oo, tama naman yun. Oh, i-promote mo yung shop mo, Dani. Okay, oh, hello po. Yung mag-gusto sa Cebu po, kung gusto nyo magpapatato, i-PM nyo na lang po ako, Daniela Tattoo Page. Ayun. Piercing. Ako, napipiercing din po wala ako. Ay, ang bongga. Dito, sa tenga, ganyan. Ay, sa lahat siya, po. Lahat. Oo. Uh-huh. Oo, parang gusto ko isa sa mata. Sa pilik mata. Sabi ko sana, pilik mata sakto. Sa mata. Wavelength. Oh, para pag inaato ka, gusto mo magtrabaho na ganyan pa. Ano yung pinakamasakit na part na pagkalalagyan mo ng ano, mga hikaw-hikaw? Yung parang dito po sa lips. Yung, ay, yan opo, mismo. Oo. Oh, wow. Tsaka yung navel, yung belly piercing. At tsaka, di ba pag nagtatattoo ng ganyan or piercing, talagang dapat sanitize yung mga ginagamit din. Huwag kayong magpapatattoo sa mga hindi maingat din. Ayan. Tingnan natin. Next picture naman tayo. Kuya Edmond. Oy! Fresh ka dyan! Para nang mainit ang ulo mo dyan, Kuya Edmond. Kwentahan mo naman kami, Kuya, about dyan sa picture mo. Bali, may singing contest ako na sinalihan yan sa Great Voice of Cagayan, the Oro City. Wow! So, ikaw yung greatest voice ng Cagayan. Ikaw nanalo ka dyan, Kuya? Hindi po eh. Pang ilan po kayo dyan? Best and ano lang po? Best in man? Tagalog. Best in? Tagalog song. Best in Tagalog song. At least nag-best in Tagalog song ka, di ba? Galing, may mga best, no? Oo, best in casual wear. Oo, ang taray nung may best niyan. Ilan po kalaban ninyo? Marami kami, parang 22 lahat. 22? Sa 22 na yun, kayo ang best in Tagalog song. At kasi kayo lang po kumanta ng Tagalog? Hindi. Tanungin mo, anong oras po natapos yung ano yung contest? 22 sila, ang dami eh. Oo nga, anong gabi na eh. Maaga yung start namin, mga 5. PM. Tapos 10. 5 a.m. ulit. Hindi. 5 oras din. Matagal-tagal din siya. Matagal. Uy, mahaba. Oo. O, hindi biro ang mga sumasali sa mga ganyan. Mga pero si Gito talaga eh. Kailangan. Nako, ang galing niyo po. Ano po ang message niyo naman sa isa't isa bago ang inyong tapatan? Dani. Ano po? Ano? Aming dalawa. May naka-ready ako dito. Ready ka? Ayan, okay na. Ano po? Tay, good luck po sa atin dalawa. Gawin lang natin ang lahat. Oh, excited tayong lahat dyan. Kaya naman i-promote nyo na rin yung social media accounts nyo and shoutouts nyo. Go! Hi po sa Pistanyo Lavender Family, sa Dark Side Ego po, hello. Sa mga kaibigan ko na sumusuporta sa akin, hello po, salamat sa inyo. Para sa inyo po ito ginagawa ko ngayon. Thank you po. Hello po ako. Ipapromote ko lang po yung ano ko. Babatiin ko pala yung mayor namin dyan, Mayor Puling Lorenzo III. At saka pamilya ko po sa lahat ng taga Quezon Bukidnon. Yay! Congratulations agad! Thank you so much po sa inyong dalawa and good luck po!